panganay ko, si Jello, siya yung blind. Iniisip ko, magiging mabuti kaya akong ina? Magiging balakid kaya ako? O kaya, maiaangat ko ba siya? As a single mother, mahirap talaga. Kasi wala kang katuwang eh. Kaya sa tingin ko talaga, hindi pa ako enough sa mga anak ko. Itinuring niya ako bilang normal. Kung wala si Mama siguro, hindi ako ganito kalakas. Nagagalingan po ako kay Mama kasi kaya niya pong maging isang nanay at tatay sa aming magkakapatid. Nung maging ano ako, valedictorian ako ng OSPED, na-achieve ko yun, siya yung inspiration. One time, pinagalitan po ko ng teacher ko. Down po ako. Sabi naman niya, "Biyaan mo yan, anak. Biyaan mo yan." May dala po siyang bowl. Sa bowl lang po yun. Nakagana po siya. Nabuhay ulit ako. Andyan talaga siya. Always comforting me, always there for me. Nung may sakit kasi ako, siya yung nagdadala sa akin ng pagkain. Meron time na sinusubuan pa niya ako. Takot ako. Dumating yung panahon na hindi na ako kakausapin na mas may time pa siya doon sa mga barkada niya. Ganun kasi. Si Mama po talaga, malakas po talaga siya. Mas kaya niya po kami malakihin ng mag-isa. Kasi po siya maging mama. Kasi parang best friend mo lang siya. Pag may problema ko, nandiyan pa siya para i-comfort ako. Kasi si Mama yung nagbibigay talaga sa akin na para tapik sa likod na, oh, kaya mo yan, sige na. Si Mama talaga yung mga nakakaalam kung kung paano kami sasaya. Nandito pala yung pamilya ko para iparamdam sa akin yung kung gano'n nila ako kamahal. Ma! Ba't nandito ka na? Nagulat talaga ako. Hindi na siguro ako yung may insecure. Ramdam ko rin na laglap ako. Christmas season, sobrang dami po kasi na nagpapag-gift wrap. Nalulungkot ako kasi yung mga gift ko, hindi ko pa maasikaso. Tapos kasi busy ako sa pag-gift wrap ng regalo ng ibang tao po. So closing time po kasi late na at instead na may bonding time yun ng parents ko tsaka ng brother ko, nawawala na. Para sa kanila din naman po yung ginagawa ko. Kaya kahit mahirap, tinitiis ko. Para makabawi po ako sa mga sacrifice nila nung nag-aaral ako. Nagtatrabaho po ako dahil po kay Papa. Kasi po si Papa po na hindi na po kaya magtrabaho. Kasi nahirapan na po siya tumayo, maglakad. Simula po nang nagtatrabaho po ako, para nawala na rin po akong oras sa kanila. Ang hirap maging waiter, lalo na ngayon yung Pasko po. Nai-ship pa ako. Yung tipong Paskong-Pasko, nagtatrabaho ako, hindi mo ka-feeling yung pamilya mo. Yung may guess ako, ano, talagang bumabalik-balik. Naiisip ko na lang na ang saya nila. Eh, wala na eh. Ang hirap. Yung tipong sana ganyan din nararanasan ko ngayon. Order for the set meal.
Lahat ng binili kong rosary, kuya, para sa'yo yan. Sa'yo nga yan lahat! Thank you, po. Merry Christmas. Lahat ng giniprap kong regalo, para sa'yo yan. Merry Christmas. Sa'yo nga yan. Merry Christmas! The wine order ko, well, actually, it's not for me. It's for you and your family! Ayan sila! Yay! I love my dad. I came from him. Tinuruan niya ako ng napakaraming bagay. Siguro familiar ka sa Taken na movie, no? After naming mapanood yung movie, sinabi ng papa ko sa akin, huwag kang papakidnap, ha? Willing siyang maging Liam Neeson. He is the best man in my life. Dumating ang panahon na ipinaglaban niya yung pagmamahal niya sa akin. Ang maganda sa tatay ko, pag umuwi kami, dahil nga malayo na kami, hindi niya kami araw-araw nakikita. Lahat ng gusto namin, favorites namin, inahanda niya. Dami kong gustong gawin with my father. I wish na makapag-date ulit kami na para kami teenagers. Kumbaga, nasa sinihan, nagyayakap. Unang-unang naiisip ko is yung pag-travel with him. Gusto ko makita niya yung magagandang places sa Pilipinas o even sa ibang bansa at makasakay siya ng eroplano. Gusto ko maikot namin buong Pilipinas na dala-dala yung beetle namin yun. Uminom kasama yung papa ko. Kumakain sa Eat All You Can. Hindi ko nagagawa yung mga gusto kong gawin with my papa. Dahil student ako, wala nang time. Busy ako dahil sa trabaho. Matagal ng panahon na nag-yosi yung papa ko. Mas energetic siya dati. Lagi siyang inubo, breathlessness. Sometimes may wheezing. If you only had one day left with your dad, anong nagawin mo? Ayoko sana siyang mangyari. Yayakapin ko siya. Siguro sasakay na lang kami sa Beetle. Yun sa box namin. Lungkot na na. Han, mahal na mahal kita. Ayoko magkasakit ka. Gusto ko humaba yung buhay mo dahil hindi ko kaya nang wala ka. Papa, you know how much I love you. I promise to be successful. I promise to be a lawyer. I love you, Dad. Hindi ko pa nasabi ever sa tatay ko na mahal ko siya. Na proud akong maging papa ko siya. Pa, I love you. I'm proud to be your daughter. Pa, tumatanda ka na. Kailangan mo nang alagaan yung sarili mo. Patingin tayo. Ha? Oh my God! Pinagpipray ko, humaba buhay ng parents ko. Bakit
tinuturuan niya ako kung paano paligayahin yung family niyo. Pa! Love you, Papa. I love you too. Kinikilig talaga ako kapag nakikita ko siya. Ay! Ayoko mawala ako. I love you. Love you so much. I love you. Naigugma ko sa imo. mahal kita. And I love you. Pagpasok ko ng McDo, kasama ko yung mga barkada ko, siya yung una kong nakita. Oh my God. Ganun na lang yung naging reaction ko. Take note, hindi niya alam na nakrush ko siya. Hinablot ko yung kamay niya, sama ka. Hindi pwedeng hindi ka sasama. Tinititigan ko lang siya pero hindi niya alam. Kasi abang kumakain siya, may ketchup siya dito, gano'n. Tapos, parang isip bata talaga, sabi ko sa kanya. Hindi ko alam na tinititigan niya ako pala, no? Ang ganda niya. So, chat ko nga. Nung tinignan ko yung location niya, South Korea. LDR kami nun. Ang layo niya. Kailan daw ba ako uuwi? Nung dumating na siya, mag-airport, bumili ako ng bouquet of flowers. In-invite niya po mag-breakfast. Sa utak ko, parang, ay, ang saya. Tapos nahihiya pa ako na. Kasi maraming taong nakatingin. She doesn't like flowers. I don't know how to take care of them. They just die. Well, I thought to myself, okay, what does she like? Nuggets. Can I put nuggets on a bouquet? And they're like, I thought to myself, yeah, okay, I can. We brought it out from his car and we're like, oh my God, I can't believe he did this. Kilig. It really touched me. The order siya. Pagdating niya, sabi ko, okay, sige, akin yung chicken nuggets. And I said, no, ito yung sayo. Hindi naman yung order ko. Pag open ko, there's a box. He popped the question, will you marry me? Ay, ang ganda-ganda ko dati. Ganun yung feeling ko. Can you describe love in one word? This one? Yeah. That's two words. I think, yeah, she's the one. Bakit may I think pa? Hintawagan namin sa isa't isa. Lahat. Lahat ng babe, call sign. Baby. I think honey, love, mahal. Every time I see McDo, yeah! I got engaged. Like flowers? Okay, I guess I like flowers now. But guess what? What? Round two. Oh! Where's the barbecue sauce? Done everything you set out to do? Hindi pa lahat. Kaka-start lang nung January, tapos ngayon parang ala, 80 days na lang. Nakakainis kasi may mga gusto ka rin gawin kasi hindi mo siya nagawa. Ang bilis lang ng panahon. Kahit gaano kagaling na namin i-manage yung time, hindi siya enough. Bitin pa rin siya. Magpapayat. Pinangako ko sa magulang ko, sa mama ko, na ituturo ko siya sa ibang bansa. Mambansang New Year's resolution ng Pilipinas ay magpapayat. Hindi po nagagawa. Gusto namin magkaroon ng piano. Bata pa lang si Darby. Mahilig na talaga siya magpiano. I think I set so many goals na nagkakapatong-patong na siya. Pasok ko sa store, titingin lang siya, tapos parang piano. At yung gusto kong piano talaga, ito talaga yun. Pero parang... Huwag muna. So, sobrang dami na ng ginagawa mo, oras mo para sa trabaho mo, oras mo para sa love life mo, oras mo para sa pamilya mo, hindi mo na makikita yung time para maghanap pa na para naman sa sarili mo.
Seryoso ba yun? Kahit pa paano, I'll get started with what I need. Kasi health ko na po yung pinag-uusap. I'm one step closer to my dream body. So look behind the screen and then boom! Piano! It's really, really one step closer talaga to our dreams. Gumising ako ng araw na to na wala, hindi ko alam yung ano ba mangyayari. Nakompleto yung pangarap ko since 2010. Si Ma'am stricto pag nagtuturo. Mataray mukha ni Mami. Dapat ang upo mo parati maayos. Pag nakita ka po niyang hindi nakikinig sa kanya, titigil po siya magturo. Ako ay isang guro sa Makati High School. Itinuturo ko biology, physics, chemistry, and general science. Alas 4 ako gumigising. Kailangan mo talaga mag-alat ng 4 hours kasi malayo nga yung biyahe. She's time na pagagalitan ka niya. Pero after the day, if you say sorry to her, she will accept it. Hindi po siya yung tipo teacher lang eh. Kasi naging nanay din namin siya, best friend, kaibigan. So ganun po yung bonding namin. Kasi Mrs. Santiago, nagsasalita yan sa amin na kung anong gusto niyo paglaki, mag-aral kayo mabuti, magiging kayo. Wala nga po akong, Mom, tapos siya. Parang pinaramdam niya po sa akin na huwag kang susuko kasi nandun naman po siya para gabayan ako. Yung father ko po, namatay na po siya. Si Mrs. Santiago, tinutulungan niya po ako na magkaroon ng pamasahe sa buong linggo. Hanggang ngayon po, siya pa rin yung nandiyan. Papasalamat ako kasi naging part ka ng kung ano ko today. Siya rin yung nagpipilit na magtapos ako ng pag-aaral. Now that I'm retiring, nalulungkot talaga ako. Ang classroom, ang school ay talagang second family ko na. Kumbaga, tahanan ko na rin yon. Bumabalik sa isipan ko yung ano, yung paano na to. Wala na akong makakausap na estudyante, wala nang magmamano sa akin. Really, I love them. Mas mahal naman ko talaga ang mga estudyante ko. Good morning! Fulfillment. Alam mo, may role kang nagawa para sa kanila. Fulfilling talaga, sa totoo lang. Mamimiss ko talaga. There are acquaintances, and there are people you can connect with deeply. There are moments of relaxation, and there are moments of pure bliss. There are long trips, and there are unforgettable journeys.
there are friendly invitations. And there are ones that make you feel at home. There are airlines that bring you to places. And there's an airline that makes you feel the warmth of its people. Fall in love with the best of the Philippines. With Asia's first airline, Philippine Airlines. The airline with more heart. Matanda, lalaki, patay. Sila na lang ba ang pwedeng maging bayani ngayon? Ang hirap ng buhay namin noon. Ako po ay isang magsasaka. Yung nanay niya, labandera, tapos naging maid sa Hong Kong. Yung hirap ng buhay namin dati, tipong walang pambili ng betsin. Tumira kami sa ilalim ng garahe. Nagpursige siyang mag-aral. Kanya lang gusto rin niyang umangat yung buhay namin. Hihinto na ako sa pag-aral. Pasabi niya sa akin, mag-maid na lang ako sa Hong Kong. Nung kararating ko doon, nung mag-start na akong maging katulong, hindi ako pwedeng magreklamo, hindi ako pwedeng mag-no, lahat yes. Doon ko na-realize na iba pala talaga ang tingin ng tao sa pagiging maid. Almost 10 years ako naging katulong sa Hong Kong. Kaso may pangarap talaga ako eh. Gusto kong maging malaya. Gusto kong maging photographer. Pwede ko pang gawin to eh. So bakit hindi? May self-doubt ako dati. May takot. Kasi unang iniisip ko, baka hindi na ako makatulong sa pamilya ko. Second is, maybe I'm not good enough. Third is, what if I fail? I think yung hindi ko trinay, ibig sabihin failure na ako agad. That's why I took the jump. I want my photography to do something for the migrant workers, to maximize their voices. Some people are not happy because mabilis yung pagtaas ko. She's not that good. It's just that she was a domestic worker. Naawa lang yung mga tao sa kanya. I've heard that a lot of times, that I'm just a novelty. Yung the intention was to hurt me, but actually I took it as an inspiration. Ang nasa isip ko, watch me. Lahat naman po tayo, may pangarap, may ambisyon. Eh, si Ate Saisa po talagang nagbigay po ng daan para magtularan po siya. When we think about what makes a hero today, could it be those we haven't considered before?